So, magandang afternoon sa ating lahat mga katropa. At eto na naman tayo sa panibagong episode ng ating vlog. Welcome to my channel, Papa Bell's Vlog. Yeah, diba pa? Yeah, baby! At syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel ay pa-subscribe na lang po at pa-click na rin yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Alright, so today's vlog mga katropa. Meron na naman tayong dumating na package. Package! Yes, mga katropa, meron na naman tayo dumating na package galing kay Shopee. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Well, yun nga mga katropa, in-order ko ngayon. Ignition switch yung tropa para dun sa motor natin. Kasi nung nakaraan, yung susiyan ko ng motor, yung MX-125 ko, laglag. Tapos nawala yung magnet. So, ang nangyayari, pag yung magnet sa lock niya, hindi na gumagana, kaya nangyayari, sinusunod ko. Isa pa, wala na rin yung spare key ko, kaya pagka nawala yung konsusi, delikado, di ba? Ito nga tropa, ignition switch for MX-125 car type. No? Sabay-sabay na natin ulit itong buksan, no? Ulitin ko, galing nga ito ng Indonesia. Ang brand niya is Asmoto. Asmoto or Asmoto. Box niya medyo tupi-tupi na. Pero siguro, syempre, galing po yan ng Indonesia. Kaya ganyan yan siya na medyo mga tupi-tupi. So, hindi na nga tayo nakapag-ayos masyado. Kasi ngayon lang yan dumating. Sakto dahil weekends. Sasalpak na rin natin yan. First time ko naman din magsasalpak na itong ignition switch na to. Palakasan na lang ng loob ng tropa. Meron namang malapit na mekaniko dyan eh. Pag nagka-problema, edi isang tawag lang yan sa mga yan eh. Okay na. Ito na tropa yung kanyang ignition switch para, ulit ko, para sa MX-125 carb type. So, naka-bubble wrap naman dito. Tingin ko madali lang naman siyang ikabit kasi ano lang naman, dalawang linya lang naman. So, ito yung dalawang susi niya. So, ang susi niya parang ano, parang original na Yamaha na rin, no? Dalawa, tapos mahaba, no? Hindi tulad ng anti-tap na susi. O, teka lang ha, kunin ko lang yung isang susi. Yung sinasabi kong anti-tap na susi. Ito naman yung susi na binili ko ngayon. Difference siya, di ba? Mas mahaba pa rin yung binili ko kasi parang ang pinagbasehan yata nito is yung parang original na Yamaha na ignition switch. Ito, tinry ko na, ito try natin to kung meron din bang magnet. Try natin kung meron din ba siyang magnet kasi kung wala siyang magnet, wala rin kwenta yung ano. Pag ay, meron siya. Meron siyang magnet, tropa. Aba, bagong-bago talaga. Ang sarap karang. Uy, paano dito ikabit? Diba meron tong para sa upuan? Ayun o, oh, yung may gumagal. Diba? So, yan yung para sa upuan. Hindi natin alam yan kung paano gagawin. Pero, mamaya, susubukan natin lahat yan kung paanong mangyayari. So, first time natin ito magkakabit, no? At kung magka-problema, nandyan lang yung shop sa kabila. Takboy na lang natin yun. So, hindi natin patatagalin mga katropa. Salpak natin. Ngayon, tara! So, ito mga katropa yung basic tools natin. Kasi nga, dahil naka-allen bolts na tayo, so, ito yung gagamitin natin. Tsaka itong Phillips screwdriver. Simulan na natin to. Tagal ko yung headlight kasi hindi natin sigurado tropa kung ano yung mga tatanggal ito kaya para matanggal to nagal mo yung rayo water medium. So ito tropa yung ignition switch na tatanggalin natin. Paano kaya tanggalin yan?
ngayon, tropa, medyo nagkaroon ng liwanag ang ating buhay. Ngayon, nabaklas na natin itong part na ito sa likod. Sana, tuloy-tuloy ang pagbabaklas. At hindi na nagkaroon ng kung ano bang anik-anik. Ayan na. Ayan, tanggal na. Ngayon, tropa, dilema natin yung mga linya. Paano bang gagawin natin dito? Saan makasabi ko yung ground? Ito yung ano niya. Nasa connection, nakarekta. Ano kaya ito? Pawisan na yung spot, rata. Ito yung para sa kukuha niya. Ito muna siguro unahin natin paano bang mangyayari dito. Baka mamaya, hindi na siya gumana. Yung tornilyo, baka madali tayo. So, ito yung kanyang kable. Paano nangyari yun? Lagay na natin para hindi na tayo magkamali-mali. Dito yan siya. Tama ba? Diyan. Yan na. Kung kaya ba makita, yan na. Meron siyang sabitan. Meron siya dito. So, hindi naman kayo magkakamali dyan eh. Yan. So, naipasok na natin yung parang pinakadulo niya. So, yan siya. So, dito na naman tayo. Kailangan natin itong ano ulit? Tornilyo. Baka makawala pa. So far, so good tayo, tropa. Ito yung susi at kasabi. Ayan, tropa, nakalak. At yung lock. Yun. Dali, 1-0. Ito yung linya na para dito. Puputulin lang natin siya. Para ito yung kakabit natin dito. Ito na yun. Pwede pa itong gamitin. Extra na lang natin. Testing muna natin. Sigurado yun yung hindi nakadikit ito sa kahit anong bakal, ha? At saka syempre, huwag mo didikit yung dalawang po. Yun! Dali! Sa lock. Yun! Dali. Gawin natin, babalik na naman natin ito lahat. Yun lang naman, simple lang naman yung maglagay nito. Problema yung magbabaklas ka ng mga flarings mo, yun ang matagal, saka madumi. So, saan natin punasan yun, tabit na ako. Pero at least, diba, bago na. Pero, baka sa atin lahat. Pero bago yun, huwag mo kalimutan na tapean to, ha? Kasi, pagka short circuit po, yari motor mo.
guys. Bago na nga yung susihan natin. Ganda o. Oh. Subukan na natin. No? Yes, smooth na smooth. Okay. Off. Puan. Alright. So, try natin mag-start. Baka naman di mag-start. Alright, diba? Okay, lock natin. Sana tumama. Okay. So, again, dito na lang tayo. Siyempre, medyo nakakapagod, napakadumi. Dahil hindi ko na nga nalilinisan yung motor natin. Hanggang dito na lang tayo. Siyempre kung nagustuhan nyo ang ating episode, pa-like ka lang po. At siyempre subscribe na rin sa ating YouTube channel para maging updated kayo sa lahat ng videos niya upload. Alright, so hanggang dito na lang tayo. Sakto, madilim mo. Bye-bye!